Uzop mga ka-hoops, star player ng Thailand, may banta sa mga makakalaban nila sa Southeast Asian Games at pangalawang import ng Alab Pilipinas sa ABL, pag-uusapan natin. Pero bago yan ay huwag niyong kalimutan mag-like, comment at subscribe dito sa ating channel. Ang Thailand basketball team ay hindi kalakasan para sa karamihan, pero kagaya nga ng basketball team natin noon ay pupwedeng ma-develop ito sa mga susunod na mga panahon. Pero tila nga isinasabuhay ng isang player ng Thailand ang pagde-develop na ito. Dahil sinabi nga nito sa isang statement na may chance daw silang talunin ang lahat ng kasali sa SEA Games. We have a chance beating everybody. At dahil nga sa statement na yan ay marami tayong mga ka-hoops na Gilas fans ang nag-react sa statement ni Thailand star player Tyler Lamb. Ang sabi pa nga ng iba ay malakas daw ang fighting spirit ni Lamb, parang symbolic daw noong World Cup. At may mga nagsabi namang baka kay Chris Ross nga lang daw ay mapatigil ito. Pero may mga ka-hoops naman tayong nagsabing mukhang may ibubuga daw ang Thailand sa SEA Games. At marami pang iba't ibang komento at reaksyon. Si Tyler Lamb ay 6'5 na gwardya. Naglaro na ito noon sa kauna-hunahang pagkakataon sa team ng Thailand sa Southeast Asian Games noong 2017, kung saan ay nag-average siya dito ng 19.2 points per game, kung saan ay nakuha din nila dito ang bronze medal. Naglaro na rin pala ito sa ABL o ASEAN Basketball League. Maraming teams ang sinalihan niya doon. Noong college naman ito ay naglaro ito sa basketball team ng UCLA o University of California, Los Angeles, kung saan ay naglaro dati ang mga sikat na NBA players na si Kevin Love at Russell Westbrook. Samantala, former NLEX Road Warriors import Adrian Forbes ay ang magiging pangalawang import ng San Miguel Alab Pilipinas para sa ASEAN Basketball League. Dahil nga, hindi kalakasan sa opensa si Forbes, kaya palagay ko ay gagamitin nila ito bilang isang malakas na defender at rebounder sa kanilang mga makakalaban. I-score man itong 6'10 Jamaican big man na ito ay more on inside the paint. Sa tingin ko ay para talaga ito sa depensa. Makakasama ni Forbes si Renaldo Balkman at alam ko ay kukuha pa ng isang import ang Alab Pilipinas. Kaya yan ang aabangan natin mga ka-hoops. Sa November 17 pala ang unang laban ng Alab Pilipinas kontra sa nakatapat nila noong finals ng 2018 na Mono Vampire. At sana ay matalo ulit ito ng Alab. Thank you for watching mga ka-hoops at God bless sa inyong lahat.